Good day everyone, maulang umaga sa inyong lahat. Welcome to my channel. Ngayong araw po ang aking lulutuin ay napakasimple po dahil sa maulan po ang araw sa araw na to. Hindi po kami na marengke, kaya ang ginawa na lang po namin ay namitas na lang po kami para sa anong maihari sa aming ulam ngayong araw na to. So, ang ating lulutuin ay sinigang na makerel. Ito po siya. Sinigang, napaka-simple lang pong luto to. Marahil ang ilan sa inyo ay hindi alam na pwede palang gawing sinigang itong makerel. O kaya salmon, o kaya kahit na anong uri po ng sardinas, pwede po ninyong iluto na sinigang. Ang ating pong ricado ay ilan lamang po. Kailangan, ito po ang ating kailangan po natin gisa sa bawang, sibuyas, kamatis, luya, at pwede din po natin lagyan ng sili. Ito lang po ang dapat po ay siling haba, pero since ito lang po available sa akin, sa aking garden, so ito na lang po ang ginamit namin. As long na magkaroon ng konting anghang. At ito rin pong kamyas. Ito ay bagong pitas po yan sa riwa at ang talbos ng kamote. Since kamote ang available, pwede rin pong kangkong kung meron kayong kangkong o kaya pechay, pwede rin. Kahit anong gulay na pangsigang, pwede nyo pong ihalo. At saka ito pong sabaw ng, yung ipangsasabaw ko ay yung hugas bigas. Yung ikatlong hugas po, pwede po nyo ihalo para makakadagdag sarap din. Pero kung hindi naman po kayo nakapagtabi ng hugas bigas, pwede naman po tubig lang para sa sabaw. At saka ang mantika na mga isang kutsarang mantika para sa ating panggisa. So, okay guys, samahan po ninyo ko sa aking pagluluto. Tara na! Okay guys, mainit na po ang kawali. So, ilalagay po natin muna ang pag mainit na po ang kawali, ilalagay po natin ang mantika. Okay? So, ilagay na po natin ang bawang. Okay, halu-haluin yan. At lagay po ang sibuyas. Pag nangamoy na ang bawang, lagay na ang sibuyas. Tapos ay ang ating kamatis. Isunod na rin po ang luya. Medyo halu-haluin pa po. At pagka medyo nalasa na ang kamatis, ay ilagay na po natin ang sabaw ng hugas bigas. Okay, pwede na po siguro ilagay yan. Lagay na po. Okay, so takpan po at pakuluan natin. Okay, balikan po natin siya. Guys, kumukulo na po. So, buksan po natin ang ating kaldero. Okay, so kulo na po siya. Time na para ilagay ang ating makerel. And then haluin. At ilagay ang ating kamyas. Ganyan po nga po natin. Okay, ito ang ating makerel. So, pakuluin po natin uli. At maya-maya lang, titiplahan na po natin yung ating talbos at ang iba pang mga ricado. Guys, kumukulo na. Usan na po natin. At time na po timplahan. Timplahan po natin ng asin. At saka
kaminta po. At ilagay na ang sili. At ang magic syrup. At ating haluin po. Tikman po ninyo kung matabang, dagdagan po ninyo ng asin, ayon sa inyong panlasa, o kaya patis kung gusto po ninyo lagay. So, okay na po siya. So, lagay na po natin ang talbos ng kamote. Yan. Sa talbos po, hindi po kailangan malata. Kailangan po half cook lang ang luto. Dahil hindi po masarap pagka over ang at talbos ng kamote. So, ayan. Ito po, ang bango. At nangangamoy na po. Ito po ang ating ayan po yung ating salmon o mackerel. Ayan po siya. So, maya-maya po, mga ilang minuto lang po, ay pwede na tayo maghain at ito na po siya. Anuhin lang po natin ng konti. Pakuluin pa po. Sarado na muna. Balik po tayo after mga ilang minutes. Luto na po ang ating sinigang na salmon or sinigang na mackerel. O siya, sarap. Para din po siyang sinigang na isda. Ito, bagay na bagay po to sa mga pagka wala po kayong time mamalengke. Gusto nyo humigop na sabaw, tingin lang po sa inyong mga stock na dilata, pwede na po magsigang. Okay po. So, hanggang sa susunod po, hanggang sa muli, thank you for watching, at huwag po ninyong kalimutan, click like, share, and subscribe. Thank you po.